Ika-anim na kabanata. Kinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito?" Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa." Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, "May isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda, pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao?" Sinabi ni Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao." Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang." Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao, at nakapuno sila ng 12 basket. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Sigurado ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo." Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari, kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus, kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Kapernaum. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Nang nakasagwa na sila ng 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka, at natakot sila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Hinanap ng mga tao si Jesus. Kinabukasan, naroon pa ang mga tao sa kabila ng lawa, kung saan sila kumain ng tinapay matapos magpasalamat ng Panginoon. Alam nilang iisa lang ang bangka roon ng gabing iyon. At iyon ang sinakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Jesus ng mga tagasunod niya. Samantala, may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin ng mga tao na wala na roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Kapernaum para hanapin si Jesus. Ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagdating ng mga tao sa Kapernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, "Guro, kailan pa po kayo dumating dito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito." Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, "Ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya." Nagtanong ang mga tao, "Anong himala po ang may papakita niyo para manampalataya kami sa inyo?" "Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila, sapagkat ayon sa kasulatan,
binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo." Sinabi ng mga tao, "Palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at hinding-hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Sapagkat naparito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko silang muli sa huling araw." Samantala, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, "Hindi ba't si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit, samantalang kilala natin ang mga magulang niya?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit, at hindi na mamamatay ang sinumang kumain ito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan." Nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, "Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Ang Diyos Amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay, at dahil sa kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno, dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Sinabi ni Jesus sa mga bagay na ito nang nangangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa Kapernaum. Ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit na walang nagsabi sa kanya,
Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya." Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa kanya. "Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama," dagdag pa ni Jesus. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, "Kayo ba? Gusto rin ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam naming kayo ang banal na sugo ng Diyos." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba't pinili ko kayong 12? Pero ang isa sa inyo ay Diablo." Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Dahil kahit kabilang si Judas sa 12 apostol, tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli.